Hindi natin basta-basta maisingit ng mga ganyan, no? Kahabutin tayo eh. Hola, hola motoristas! Hindi lang mga sigaw, ah. Kasi, anyway, JT here again of Motour, and may kukunin na ulit tayong loaner bike dito sa BMW. And retro time ulit tayo ngayon dahil ang kukunin natin ay walang iba kundi ang R18. Yes! Super retro tayo ngayon. Okay, tingnan natin na sa baba and then magpaturo tayo kung paano gamitin. Let's go! Alright, so dito na tayo sa basement parking. And ayun na, ito na yung R18. Tingnan nyo. Alright, again, here's Miss Karen Kennedy. Hello, of BMW Motorrad. So she's gonna walk us through dito sa another sexy beast, the R18. Sige, go ahead. So the R18, I'll just walk you through how it works. Basically, it's keyless, and if you have a look at the key, it actually matches the shape of the Okay. So that's pretty cool. So it's keyless ride. The power button on this though is over here. Ah, okay. Sige. Alright. Okay, so turn it on there. Okay. A bit of a longer press for that. Sige. Okay, so if you see the instrument cluster is just really simple, so it's really a throwback to, you know, heritage bikes. Yes. Berlin built. So yeah, nice and simple. All you really see is just the speed. And there are modes that we've got here which are actually pretty cool. So if you bring it in, we have rain, we have roll, and we have rock. So rock and roll. Rock and roll rain. So our rock mode where you want to have a little bit more fun, it's a little bit more punchy, it's got a little bit more power. Okay. And then if you put it on roll, roll is sort of like your rain mode. Where it's a little bit more like cruising. Okay. And then rain is obviously when it's raining, you want to tone it down a little bit. Because it is a 1800cc bike, kind of powerful for this. So I will put you in where? Roll or rock? Rock, of course. Try natin agad. Alright, so when we start the bike, okay, I'll just shift it into neutral. Sige, please. Okay, obviously you know how to shift naman. Just watch how the engine turns on. May sayaw, no? Oo nga! Woo! May motorista sa mga ganun-ganun siya. Lalo na pag mababa yung minor. Okay, just so I can continue talking. I forgot to mention, fellow, when you start the bike, you need to pull in the clutch. Okay. Regardless of whether you're neutral or in gear. Okay, okay. Right. So, this bike has reverse. Oh, yeah, I've heard. Which is really helpful because it is quite heavy. Yeah. So, if there, let's say you're on a bit of an incline and you need to back up, that's a massive help, especially if you don't have anybody around to assist you. Correct. How do we reverse? If you want to reverse, so there's a lever that we hold on to. So, I'll just show it to you first. See, if you come around here. Okay. This lever right here. Okay. So basically you pull it up. So I'll just demo it so that you can see please. If you don't mind. Okay. So motoristas, this is around 345 kilos. So just, it's really massive. Good. Okay, so for neutral. Okay, neutral. You push the lever down. Okay. And then you'll see here it goes into reverse. Okay. And you're fine. It's basically like you're in neutral. Ah, okay. Now if you go backwards, you just the power button. Ah, power. Okay. Whoa. Nice. Okay, ah. It just, pull it back. Okay. Go back into neutral. Okay. Awesome. Very nice. Thanks. Center of gravity, yes. So it's actually quite easy once you get it going. You're gonna love it. I'm excited. Thank you. Training natin to. Thank you so much, Miss Karen.
So ito na ang R18 and we're going to fire it up. Press muna to, ilaw na siya, and then clutch, then power na, start na natin. Yes. Yung usual na sayaw, no? Signature sayaw. Boxer engine. So ang tawag nila dito is the big boxer. Subukan na natin itong 1800 monster na to. 1800cc. Alright. Do this. Ito ba yun? Ito nga. Ayan. Ah, may gear indicator. Ready? Thank you, Miss Wind, ha? Oo nga, yung turning radius niya. Turning radius niya kasi is malaki siya. Definitely. Kasi ang laki, ang... ayun ang wheelbase niya eh. Iba talaga handling ng cruiser, motoristas. Okay. Babala-balansi pa tayo. Ooh. Bawat rev mo sumasayaw eh. Okay, let's do this. Kita niyo sumasayaw-sayaw siya. So again, motoristas, this has 1800 or specifically 1802cc. So ang laki, no? But despite the monstrous engine displacement, meron siyang tune kasi siya as a cruiser. So meron siyang around 90 horsepower. Okay. Hey, kapaan mode muna. Kapaan mode. This is really low ground clearance. Eh, motoristas, so kita niyo ba ako? Alright, so ingat-ingat muna. Marabi ang angas, oh. Kita ba ako? Alright, so tapos na tayo mag-photo shoot. Photo-ops tayo ng konti. Kailangan nating sulitin ang forma nito. Kitang-kita nyo, laki oh. Berlin built. So definitely, syempre, Germany made to. And sabi ko nga, this is called the Big Boxer because of the boxer engines. Ang laki nyan talaga, no? Tapos 1800cc pa. Now, it has a 16 liters tank capacity. And di pa natin alam kung ilan kilometers per liter. Pero syempre, considering the displacement, hindi natin na-expect na matipid to. Okay, sige. Now, we're headed to San Juan, no? San Juan City. Kasi meron tayong kukunin na helmet. Nandito na rin lang kasi tayo. So, doon tayo pumunta ngayon and we'll get the helmet. Mamaya makikita nyo kung ano yun. Yung brand na yun is nagamit na natin matagal na, no? For 3 years na yata natin nagamit and mostly nung si Duke pa, sinimo pa yung gamit natin. Mamaya makikita nyo. Let's go. Woo! Grabe, parang ang pogi-pogi ko dito. Pogi nung pakiramdam, oh. Let's wait for my brother. So, I'm not surprised na medyo head turner siya. Kasi nga naman, oh, macho-macho. Let's try the torque. Ooh. Hindi pala nasuot yung sunglasses natin. Anyway, later. First impressions, yun nga, maninibago ka sa handling. Iba talaga handling ng cruiser. We've tried yung ano lang, smaller cruiser before. Yung Rebel 500. Riding position and handling, medyo similar. Pero, syempre, iba pa rin ang power na to. And this is a much bigger bike. Mamaya try natin to lalo pag cruising na, syempre. Sabi ko kanina, the ground clearance is really low. So, pag malapit na sa amin sa Laguna, dahil ang mga humps doon ay parang mga bundok na, no? Okay, kailangan natin mag-ingat. Alright, right turn tayo dito. Okay, parang yung foot lever ba yung footrest or yung brakes niya sa baba, parang medyo paloob. I mean, nakapasok sa loob. So, sasadyain mo para makapreno ka. And then yung sa, ano naman, sa gears, pag shift niya, medyo mataas. Tama lang naman yun para hindi accidentally makapag-shift. Okay, sige, hintayin na natin itong init na leather jacket. Ay, kapaan na tayo, kapaan. Oh my, puro stoplight ah. By the way, shoutout sa brother ko, nandiyan sa likuran ko. Kasi nga wala tayong paglalagyan ng mga bibili nating helmet. Nakiusap ako na baka pwedeng sa kotse na lang. Ayan, sa likod natin. By the way, massive shoutout din pala kay EJ Gauna. EJ Gauna, isa sa mga niyan. Tropa ng kapatid ko. Tropa ng utol. So lagi daw siya nanonood. Shoutout to you, brother. Salamat sa panonood and sa suporta. Okay. Okay, good thing naman yung clutch lever niya is hindi naman siya ganun kahigpit, no? It's pretty soft. So, yeah, that helps, definitely. Grabe, may yanig talaga pag nire-rev mo siya. Sasayaw talaga.
Cute ng busina, no? So motoristas, kita nyo naman, it's very simple yung dash. Parang ano, it reminds us of the Urban GS, no, na ride natin. Although difference lang nito doon, ito may gear indicator, yun wala. Pero same, yun nga, retro feels talaga. Wow, kuya ha. Kaliwa na tayo dito. Kaya ba natin magsisingit? Hindi eh. Kita nyo motorista, so lapad kasi niyan eh. Tayo pwedeng basta-basta magsisingit. And o nga pala, may buntot nga pala tayo. And Domingo Street. So alam nyo naman namang yan. Yep, sa SEC Moto Supply or SEC. Kukuha tayo ng isa kong paborito kong brand na Kaberg. Kaberg, Kaberg, whatever you may call it. Pero isa sa mga nagustuhan ko siya. Kung pansin nyo yung isa nating Duke 2, no? Kaberg Duke 2. Nagagamit pa natin. Kasi no joke, no kidding, isa sa mga comfiest helmets na nasubukan ko. And at the same time, quality wise, nagulat ako kasi after 3 years, yung hinge niya, kasi ano siya, modular eh, sobrang solid pa din. So it only shows na it ages well, no? So yun, kaya nag-decide ako to get another coverage na this time is full face. Yung model niya is Drift Evo. So mamaya makita nyo, all white yun. So excited ako, para bagay na bagay kay Trooper, di ba? Okay, so binigyan tayo ng tip ni Miss Karen na pag ganitong traffic daw, huwag masyadong nakabaluktot, pwede mong extend. Sabi ko wala namang problema masyado sa akin kasi maikli lang yung legs ko. So kahit nagkakaganyan, okay lang, medyo naka-extend. Ayan na pala. Yan, medyo nakakapako na yung ano, yung mga footrest and ay sa brakes pala and yung sa gears. Okay, dire-diretso lang tayo and then nasa left side yon. Katabi ng Petron. So this is their attempt, no, this is BMW's attempt to bite into the share of Harley Davidson. Ito yun. So lahat yun ng characteristic ng Harley, may similarities to. Ganun din naman si, ano, eh, si Harley eh. Meron silang Pan-America. So sinusubukan din nilang pasukin ng adventure segment, di ba? Sabi ko nga kanina, motoristas, this is 345 kilos. So sobrang bigat niya. Pero dahil low center of gravity, dahil boxer engine nga, hindi mo masyadong ramdam yun, lalo na pag tumatakbo na. Pero okay yun, kasi pag ganun kabigat, very planted ka sa ground. Ay nako, sunod-sunod traffic na stoplight. Init. Ayun dito sa medyo malilim. Yan. Alright, we're almost there. Kita ko na yung Petron. Kaso, stoplight na naman. Okay, dumiretso na sila. Saka tayo magsisignal ngayon. Turn left after Petron. Sana may parking. Ayan, SEC Moto Supply. Holy, medyo mabigat to. Ha, saba natin, tabihan na lang siguro. Kaya naman siguro yan. Whoop, yeah, yeah baby. Okay, whew. Kailangan siguro ng stand nito, ano nito. Hindi siya kumakapit, oh, dumudulas siya, oh. Wala, dumudulas talaga. Ah, baka ito. Ayan, okay. Huwag ko lang sana makalimutan mamaya. Alright, nakakapanibago. Anyway, so dyan ka muna and kunin natin yung helmet. Alright, so nakita nyo na naman to, motoristas. Ito ang mga SEC helmets. Actually, nag-shoot na tayo dito before. Yeah, ito yung link sa taas kung hindi nyo pa napapanood yun. So we featured this before already. Ito, again, Uru helmets and mga top boxes. Dati umakyat pa kami. Ayun, meron pa second floor. Tapos yan, ito, mga Kaberg. Kaberg. Ayan si Miss Manette. So we're getting the Drift Evo. All white yun, madam, no? Yes, Drift Evo. Yes, XL po. Ito, ito yung gamit natin before. Uy, brisk. May mga visors din sila. Definitely SEC meron din. So again, motoristas, I'm not gonna tour you around anymore. Click nyo na lang yung link sa taas para magka-virtual tour tayo. Okay? Kuna si Utol. Alright, so again, ito. Pifit na muna natin para sure tayo. Baka hindi, wala akong kamalay-malay eh, lumaki pala ulo ko. Literal yun mga motoristas, ah. Hindi yun ano, figure of speech. Ayan, ayan na siya. Papakita ni Miss Monette. So, ano yan? Yala! Solid white! Para kay Trooper! Yay! Sige nga, ayan. Mapakita muna natin ng mabilis yan. Ayan. So, dual visor siya, obviously. Kita nyo. And then, ito ay scratch resistant na rin to. Yes, and, meron siyang free anti-fog. Pinlock. May pinlock na siya. Pinlock ready kasi. Tapos, sinamahan pa nila nung pinlock mismo. So, ayan. Bagay na bagay sa mga ano, maulan na panahon, di ba? What else? Self-sealing visor. Ayan.
lowering visor kasi ito gusto ko sa kanya, yung very comfy yung loob niya. Anyway, sige, sukat na natin. So syempre kailangan natin ang hairnet for sanitary purposes. Sige natin ang hairnet para hindi maano yung buhok kahit wala nang siya yung buhok. Uy, ano masigit pa. Medyo masigit. Hindi ko matatanggap na masigit sa akin to kasi malaki na to. Ano ba to? Double D-ring? Double D-ring pa, no? Double D-ring pala itong motorista. So medyo maninibago. Hinahanap ko yung ano eh. Pinakapapasok eh. Yun lang, medyo maninibago tayo. Parang yung classic natin. Hirap pala pag naka-gloves. Itong double D-ring, sana yan lang. Alright. Salamat, motorista. Next is, anong model to madam? Sports grade po. Sports grade. Sports grade naman na, ayan, full face. With free lens yun. Ito. Smoke. Sige, dai. Sige, dai. Mag-okay na. Yun, sakto lang, Ben. Ito, ang dali, oh. Gaganong mo lang. Pero dagdag angas yun. Mga tunay na lalaki, naka-D-ring. Double D-ring. Alamahan natin na white, no? White kasi scooter natin. Okay. Alright, motorista. So, para magka-idea lang kayo sa prices, this is 3,100. Single visor, no? Yes. Yeah, single visor. Pero this is scratch resistant na din. Yep, ayan, no? Scratch resistant. Now, ito namang coverage natin is 14,500. And so, isa sa mga binalikan kong brand kasi tested na yan. So, ako, for 3 years, sabi ko sa inyo. Hindi ko babalikan yan kung hindi ako satisfied. Alright, so para naman magkaroon tayo ng variant, kukuha din tayo ng smoke. Para magka-idea sa price, that's 1,900 for the visor. Dito, dun sa ano natin, shift, drift Evo. Okay, thank you, madam. Question lang, madam, yung pin lock, magkano yun kung bibili mo separately? 1,900 po. 1,900. At ano siya? Universal siya? Basta pin lock ready? O may mga sizes din? Ah, sorry, yung pinlock mismo. Pinlock mismo, By ano po tayo, by model po. Talaga, particular pala siya? Yes, sir. Hindi po siya sukat doon. Sa hindi siya universal, kumbaga. Yes, alright, thank you. Alright, motoristas, again, ito yung magiging helmet natin. Lalo na kay Trooper. And isa sa mga naalala ko bigla, no, nung binuhot ko siya, ang gaan niya. Ang gaan niya lalo. Kasi yung isa, modular, magaan na yon. So, lalo na itong full face. Okay? So, isa nga pala yung sa mga nagustuhan ko dito. Alright. A few inches later. Okay, again, ito yung utol ko. Salamat ulit sa pagsama. Diyan natin nilagay yung mga ano, yung mga helmet kasi hindi natin kayang dalhin dun sa ano, sa R18. Thank you. Ingat, ingat. Okay. Alright, good to go ulit. Ayan, inuna natin, parang nag-serve siya as a handbrake. Kasi gumugulong siya pababa kapag hindi natin hinandbrake. I was reminded of how heavy it is. Taste pogi muna tayo. Yun. Alright. Pauwi na tayo. Goodbye. Shout out to Boss Brian Seco. Masayaw, ano? Okay, patulong tayo kay Kuya. Thank you, ha? Thank you! Sarap talaga, lakas ng pool. Ayan, naka-shade sa tayo, oh, mas pogi. So, syempre, saan pa ba tayo dadaan pa uwi? Syempre, sa Skyway Stage 3. Kaya dito tayo papuntang Quezon Ave. Then, U-turn na lang tayo para makapasok. Southbound, let's go. Uy, first time kasha ako sa singitan. Neutral muna tayo. Alright. Sana yun lang talaga, no? Oh, yun, medyo nasasanay na tayo. So sabi ko nga kanina, it has around 90 horsepower. Not much for considering the displacement. Pero again, it's a cruiser. Hindi naman siya sports bike or naked bike. So yeah, normal yan mga figures na ganyan. Actually, yung competitor nito, direct competitor nito, is nasa mas konti lang, mga 94 horsepower. Okay? Feedback pala ako sa ano, no, sa mga bumps. Surprisingly, hindi siya ganun katagtag, ha? Considering. Ayan, so kung northbound ka, pasok ka na dyan, Skyway. Entry. Ayan, so, any entry, northbound. Pero southbound tayo, U-turn tayo, dun sa dulo. Hindi natin basta-basta maisingit ng mga ganyan, no? Nakakabutin tayo, eh.
So yun nga, when they made this, siguro they have the competitor in mind, no? the style, the sound. Although yung isa kasi V-twin yun, ito is parallel twin. But ito pakita ko sa inyo. Ayun na pala. Kahit yung busina, ang cute eh. So ano to, very masculine. I mean, ramdam mo yung vibration. Which I think, ito talaga yung tinutumbok nila, no? Sinadya nila maging ganun. Kasi BMW is known as for their really refined engine with minimal vibration. Ito, ganun talaga, bruskong-brusko, kumbaga. Yun ang characteristics nitong cruiser na to. Kumbaga, walang arte-arte, bawal to sa maarte. In terms of heat, surprisingly, wala, masyado. Ano po, sir? Ah, ah? 1800. Ang lapad nga lang, hirap isingit. Pwede magsingit-singit. Tsaka mabigat, pero okay naman. Tiis, pogi. Oo, oh, walang problema. Stable. Oo. Oh. Lubak. Ayun, medyo tagtag na pero hindi kasing tagtag nung mga iba ko na try na cruisers. Ay, neutral. Bayan, rookie mistake. So, meron tong cruise control. Mamaya masusubukan natin ito. May enjoy natin to sa Skyway. Kasi mahigpit sa Skyway, stage 3. 60x60. Well, yun. Nayanig ako dun. Pero ang ganda, sigurado ako, matining na matining to motoristas pagdating sa, syempre, sa mga long and super nice roads. Mga paved roads. Sige nga, kaya ba natin sing ito? Sige nga, ang tapang. Oh. Hawakan mo nga, hawakan mo kasi ting. Sige nga, ang tapang. Oh. Hello, kuya. Nakabalo ko ba ang siesta mo? sa wakas! Skyway! Whew, medyo chalaksi na tayo ngayon. By the way, hindi ko pala nasabi, no? Yung helmet natin is SMK, no? Retro. So, ito yung napili natin. Marami siyang designs. Ito yung gusto natin kasi closer to the Philippine flag colors. So, lagyan na lang ulit natin ang yellow. Diba? So far, very comfy siya. Gusto ko rin yung lining niya sa loob. It's 4,000. Kung hindi pa napapanood yung pagbili ko nito, it's for around 4,250 if I'm not mistaken. Yun nga, comfy siya. Saktong-sakto yung lapat sa mukha ko. And, malaki nga yung ano niya, yung visor. So malaki yung view mo. And at the same time, it's comfy. Gusto ko yung lining nga niya, very comfortable sa balat. And also the looks, gusto ko siya. And tingnan natin kung mababasa. Yes. Thank you. So it's a pretty neat retro helmet. Ang napansin ko lang, medyo nag-e-echo siya sa loob. I don't know, baka ano lang. Pero konti lang naman. Mas ramdam mo yung, kumbaga mas nagva-vibrate pag nagsasalita ka. Tulad niya, nagsasalita tayo sa mic. Parang umaabot yung vibration sa buong helmet. Kahit sa outer shell. Okay, ito na tayo. Freedom. Ano ba speedometer? Yan, 60. O, cruise control na tayo. Cruise control, tingnan natin. Yan na pala eh. 60. Ayan, o motoristas. Look, no hands. So gano'n ka lang. As in cruising. Overtake lang kayo. Go lang. Sakto-sakto. Chalaks-chalaks ka lang dito. Yeah, so tama-tama. Hindi na natin masyado inintindi yung throttle. More feedback. So yun nga yung sa helmet. But it's a pretty nice retro helmet. Okay. Mamaya tayo pag dating natin sa SLEX, tingnan natin ang acceleration niya. And we'll test more of it. Okay, let's go. Yes, 80 na, 80. Yan, mabilis-bilis ang konti. Yes, hangin! Woo! Ito, feel muna naman, no? Parang nadagdagan ako ng 6,000 pogi points. Oh, by the way, motoristas, Miss Karen mentioned din, no, pwedeng-pwede ka palang tumayo dito, no, dahil ang lapad ng footrests. So it was designed that way daw. Kasi nga, cruiser is prone yan, kasi nasa puwet mo talaga yung karamihan ng weight. Diba? Madaling, kumbaga, pag longer ride, sumasakit yung puwet natin. And, yun, it's designed that way, pwede mong tayuan. Parang yung mga adventure bike, diba? Para makapahinga yung puwet mo. Tingnan, try natin ngayon. What? Yeah. Oo nga!
Mas komportable siya kasi abot na abot ng kamay mo. So yeah, nice. Nice feature. Is it a feature or added bonus? Di natin magamit masyadong pagka-motor dahil sa lapad natin. May mga lumampas kasi sa atin, mga naka-sports bike naman. So, syempre, di hamak na mas makipot yun. So, it's their bikes are a lot narrower. I'm not complaining. Pogi pa rin to. Okay, torque it! Sinubukan agad eh, no? Yun na, maramdaman mo yung vibration doon. Pero I don't care. This is not built for smoothness. This is built for brusqueness. If there's such a word. Siyempre, wala, di ba? Pero ayan. Nalabang na tayo. Dami sasakyan, motorista. So, kita nyo yan. Uy! Taas pala, no? Napatalo na naman tayo. Grabe yung torque nito. Try natin yung pull. Saglit lang, oh. Oh, tama na, motoristas. Oo nga, no? So, motoristas, alalay kayo talaga. What? Alalay talaga kayo sa preno nito sa rear brakes. Kasi, yung unahan, dahil nga sobrang bigat niya, kahit dual disc brake na siya, hindi pa rin siya ample. Siyempre, ganoon naman siya, eh. It's meant to be used both, yung front and rear brakes. Okay, sige. Motoristas, nailagay ko na naman yung price kanina. Pero again, ang price nito, or this will cost you 1.955 million pesos. 1,955,000. So it's not your average cruiser. Ito yung mga flagship cruiser talaga. If you want, kung cruiser talaga yung gusto mo and you want, you know, the best of BMW, this is it. So siguro mga 70 kilometers of riding, and so far no complaints in the comfort department. Okay naman siya. Syempre, normal yung sa may puwet. Unti-unti mo nararamdaman yung pressure sa puwet, no? But nothing intolerable. Tapos yung riding position niya, kahit nakalapad yung handlebar and medyo nakaabante ng konti, tama-tama lang siya actually eh. Noong una akala ko baka mangalay ako, pero hindi. Stretched out yung arms ko, pero in a comfy way. Pretty nice. Tapos, pag binomba mo talaga, sumasayo talaga yung ano. Uy, welcome, no entry na naman. Pag binomba mo talaga itong boxer engine, talagang kumekemba. Ano eh, ang tawag doon? Kumekembot, yun. Parang medyo pumapalag yung dating. Talagang maangas na maangas to. Pumapalag sa rider. O anong nangyayari na naman? Traffic na naman. Teka lang po, excuse me po. Gagamitin ko na pagkamotor ko. Medyo nakaipo na tayo ng bingoy lapad, oh. Ipon na ng konting lakas ng loob. Sige, dito na ulit tayo. Hindi tayo kakasya. Ang lakas talaga ng palag nito pag mataas sa RPM. Pag binubomba mo, talagang pumapalag eh. Parang ayoko mag-downshift. Ramdam mo mahaba yung ano, wheelbase. Kasi matagal sumunod eh. Ito mo agad yun. Kaya hindi siya as nimble as other bikes. Siyempre, given na yun. Way! Ito nga pala, ano, observation, dahil yung placement nung ano, yung placement nung sa preno, no, sa baba, yung foot brake, medyo malapit dun sa boxer engine, dun sa nakalabas na cylinder head. So minsan, pag mabilis ang hinahanap mo yung preno, minsan tinatamaan mo siya. Yun, isang observation lang yun. Medyo magkalapit kasi sila. Okay, so sige, first impressions na tayo. Again, ilang kilometers pa lang naman. It's a very brusco riding style, no? Hey. So, kung
ikaw ay isang ito yan para sa mga alam mo yung sobrang gustong gusto mo yung masculine na ride, wala akong pakialam sa sobrang smooth na engine, hindi mo goal na magkaroon ng super smooth engine, okay lang sa'yo na it doesn't have the latest, you know, display and tech. Although, mind you guys, lahat naman ng mga necessary na safety features, meron to, ABS, stability control, etc. Meron nga reverse, diba? So, it has all the features na magiging safe ka. Pero yun nga, yung character niya talaga is, pardon the term, no? Pero parang barumbado. Macho-macho. And it goes the same whether you're female or male. Pareho namang merong, minsan may mga preferences na ganun yung ride, diba? So, if you don't mind though, na ganun siya, no? Yeah, yun nga, hindi siya the smoothest, may vibration siya, pero bruskong-brusko. You want the style. Nandun ka talaga, no? You're after the style and BMW's reliability. This might be your flagship and cruiser bike. So, yeah, that's its character. Ramdam mo talaga siya. From the moment you start the engine, ganun talaga siya, bruskong-brusko. No? And I don't mind riding this long periods of time. Hindi siguro yung ilang araw, no? Quick loamy ride or quick breakfast, lunch, ride isang araw, no problem. Even longer rides, pero yun nga, it will take a longer time to get used to it. Pero syempre kung talagang long distance touring talaga, and you want a very comfortable ride, this is not that bike. Mag-adventure bike ka, right? Pero if you want to ride in style, and you miss those times na analog lahat, eto yun sa'yo, eto yun sa'yo, right? And that's my first impression of the BMW R18. If you want the complete specs of the bike, I will leave the link in the description. We'll try to borrow it again soon for a longer ride to have a more comprehensive look at this beautiful beast. Once again, this is JT of Motor. Adios, motoristas!